si Jeremiah Bakugan, ang designated ALS teacher sa English ng SBM, ALS SBM ng Victoria National High School, and the interface teacher with Ma'am Teyami Isla. Our relationship is mentor and mentee. So, isa po sa mga challenges na na-encounter namin during the ALS SBM for the past 2 years ay yung pagkakataon na makapaghanap kami ng mga students namin, lalong-lalo na ay pandemic. So, hirap po kami maghanap ng mga estudyante na papasok dito sa ALS. Pero luckily, nasolusyonan din po yung pagkakataon na yun, nagkaroon kami ng challenge na yun. Pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon yung mga students ng ALS at mga utilities dito sa Victoria National High School. Sila po yung naging priority namin na i-enroll dito sa ALS. At isang major challenge na na-encounter namin pagdating sa pag-enroll nila dahil medyo malayo yung information na kailangan nilang tanggapin mamula nung sila ay last na nag-aral. Pero luckily naman, kahit na may challenge po yun sa pag-aaral nila, ay unti-unti naman nilang natutunan yung mga learning competencies, especially doon sa English na tinuturo ko sa kanila. At ang isa sa mga magandang outcome na naging result for the past 2 years ng ALS implementation dito sa Victoria National High School ay 5 sa mga utilities dito sa aming paaralan ang aming natulungan na makapagtapos sa junior high school ng ALS. Estudyante ng ALS BNHS. Nagpapasalamat po ako at naka-enroll po ako dito sa high school ng ALS dahil malaking bonus po ito sa akin. Nare-refresh po yung mga napag-aralan ko ng panahon na napahinto po ako ng pagpasok. Ang mga guro po na nagtuturo sa amin ay malaking bonus po, lalo-lalo na po sa aking advisor dahil napapagaan po yung pagtuturo niya po sa amin at mas napapaliwanagan po kami ng maayos. Masaya po ako na nakapasok po ako dito sa ALS SBM Victoria National High School. Salamat po sa Victoria National High School ALS Step N. Some of my challenges in offering ALS SBM is pandemic. During the time when it was given to me this task, it was a pandemic time. And so it's very difficult on my part to market or to find learners to start the program. So I meet some leaders of the community, including our municipality, order for us to market, introduce the program. Fortunately, after some activities, orientations, disseminations, we were able to have 15 learners to start the program. 5 of them had graduated. So we will continue the program and fortunately this time we have a Tartuan enrollment. And so the next challenge that came to us, of course, is the funding. Since the only fund given to us is, of course, the scholarship grant. So, even then, I motivated 3 teachers to join our ALS teacher to strengthen the instruction. And so, the administration continued and even strengthened the process, the teaching learning process. And so, these 31 learners are now productively and regularly doing their activities. So
So we are just trying our best to continue this program, and based on the statement and pledges of our barangay leaders, this maybe this coming month some additional learners will be coming, because they are continuously promoting this program in our school. Because during PTA meetings, I never forget to remind the parents, the barangay leaders, and even our municipal leaders to disseminate and to encourage qualified learners to come to our school for this program. Thank you very much.